Marami sa ating mga Pinoy ballers, ang ultimate dream talaga ay someday makapaglaro sa pinakamatandang liga sa Asia, ang PBA. Kaya naman umaapaw talaga ang saya once nakatapak at nakapasok na sa liga. Pero katulad ng mga normal na pangarap ay meron at meron talagang kahit gusto pa ng puso't isipan ay hindi talaga maaari dahil sa mga batas na nakaharang dito. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan natin ang masaklap na pinagdaanan at sinapit ni na Kirk Long at Alex Compton. Ano nga bang pumipigil sa dalawa at kahit gustong gusto pang mag-PBA ay hindi talaga pwede? Ipinanganak si Alex Compton dito sa Pilipinas mula sa American parents na parehas na missionaries. After ng kanyang college stint sa US ay pumunta na ng Pilipinas si Compton at naglaro sa NBA para sa koponan ng Manila Metro Stars at Batangas Blades mula 1998 hanggang 2002. Pinatunayan naman ni Alex Compton na bilong talaga ito sa Pilipinas matapos tanghaling NBA champion at NBA MVP. After ng NBA ay sa PBL naman napadpad si Alex Compton at gustuhin mang maglaro sa PBA ay hindi nga ito pinayagan. Dahil kahit pa ipinanganak sa Pilipinas ay wala naman dugong Pilipino. Mabigat man ay sinabi nga ni Compton na naiintindihan niya ang PBA dahil iniingatan lang din ito ang kapakanan ng liga. Taong 2006 ay nakapasok naman si Compton sa PBA bilang assistant coach ng Wellcoat Dragons at nagbigay daan nga din ito para sa wakas ay payagang makapaglaro sa liga nga lang bilang import ng Dragons. Napagbigyan man ay iyon na nga lang din ang tanging pagkakataong nakapaglaro sa PBA si Compton at bukod sa pagiging assistant coach ay naging head coach na din ito ng Alaska Aces. Kung si Alex Compton ay kahit papaano naranasan pang makapaglaro sa PBA ay hindi naman ito naramdaman ni Kirk Long na hanggang PBA D-League lang ang inabot. Katulad ni Compton ay dito din sa Pilipinas ipinanganak si Long at mula din sa American parents na missionaries. Matapos maispatan ng Nooy Ateneo head coach Norman Black ay dito na nag-umpisang maglaro si Kirk Long para sa Blue Eagles. Successful naman ang Ateneo stint ni Kirk Long at kumolekta pa nga ito ng apat na kampyonato mula 2008 hanggang 2011. After maki-one big fight sa Ateneo ay sa PBA D-League na napadpad si Long at naglaro para sa bigating NLEX Road Warriors taong 2012. Katulad noong kolehiyo ay umani din ng mga kampyonato si Long para sa Warriors. Nang pumasok naman ang NLEX sa PBA ay tinangkangan nitong dalhin si Long bilang kanilang direct hire pero bigo nga itong mangyari. Matagal nang nakatira at dito pa mismo sa Pilipinas ipinanganak ay hindi nga napagbigyang makapaglaro sa PBA si Long dahil malinaw sa PBA rules na ang kahit sinong walang dugong Pinoy ay hindi hahayaang makapaglaro sa liga bilang isang local player. Hati naman ang opinion ng mga basketball fans tungkol dito dahil may mga nagsasabi na ganun talaga, rules is rules. Pero may mga nagsasuggest din na baka panahon na para i-consider ng PBA ang mga katulad ng kaso ni na Kirk Long at Coach Alex Compton. Ikaw kadribol, ano ang masasabi mo sa usaping ito? Nagkaroon ng chance para maglaro dito sa Pilipinas, dito sa PBA.